The ASEAN is an organization founded on August 8, 1967. It was built to promote cooperation in the socio-cultural, economic, and political security pillars of the region. The Philippines will assume chairmanship of ASEAN 2017, which also coincides with the 50th year of the regional community. As the chair, the Philippines champions positive change in the community to produce a unified voice in the world. Six thematic priorities were laid down to outline what the community needs in achieving holistic growth and development. Several major elements, outcome documents, policies, and agenda make up each of the six thematic priorities. A people-oriented, people-centered ASEAN. The ASEAN community puts its citizens' welfare at the center of its priorities, where the rights are protected and their well-being recognized as the key to the region's progress. Peace and stability in the region. This thematic priority aims to uphold peaceful coexistence and regional cooperation among its member states. Maritime security and cooperation. This adheres to the rule of law for the peaceful resolution of disputes and the preservation and protection of maritime resources. Inclusive innovation-led growth. This will provide opportunities for business growth and will help improve regional capacity in responding to the demands of the global economy. Resilient ASEAN. This will cultivate a sustainable region that's prepared and responsive to disasters. And lastly, ASEAN, a model of regionalism, a global player. As one, the community aims to showcase its various capacities as a global player in the international arena. These six priorities will forge the future towards ASEAN's vision of an inclusive, united, and progressive community. As the past has united us, it is our promised future that will make us stronger. We are one ASEAN. This is our journey. This is our future. Together. ASEAN 2017. Partnering for change. Engaging the world. Dili lamang sa DYMR Radyo Pilipinas nga nagsaulog sa iyang ika-70 nga existence. 70 years of broadcast heritage. Yes, oo, kanin. Karong butaga, karong adlaw ang Miss Annabel, ang ato ang pag-inisbutan, maokin nini at ay mga topics, no, related to the environment as usual, kayo ang kita sa DNR. And ato ang topics for discussion karon kining Coastal and Marine Ecosystems Management Program
And the international coastal clean update. So puro ni kabay coastal ano, this ka ang topic sa mga kabay-bayunan. Kabay-bayunan. Sakto ba ni sir? Tana pag ito kaanguin sa batoy. O si Sibuana po. Sibuana sa coastal. Coastal. Kabay-bayunan. Kabay-bayunan. Bayon. Kaya ang ako na nunduman mo po, kaya coastal cleanup is being celebrated in, I don't know, Nampila in Adlaw, Environment Month na in coastal cleanup po, if I'm not mistaken, no? So, naapod the International Coastal Cleanup Day. So, all yung isa sa mga topics. Kapag wala simultaneous or Tibuong kalibutan, no? Dili lamang sa Pilipinas, hindi upang mga kanasuran yes. O panigayon meaning International Coastal Cleanup. So, paano lang kung sana, pero when was the last time ba naka-advocate, naka-advocate speech? Murag ato me during sa may pagka kaning team building. Oh, dili ra mo sa dili sa Cebu. So dito kanun, sa Kamotes. Limpyo ro dili na tuan na ano ang speech. Asa ato pananaw lahi mo siro pa na ano limpyo mo sa may imuhang mo sa may imuhang criteria kung ingon ka limpyo ang tubig or limpyo ang dagat. Yes. Oh, so, kung sa man, lubog or kanadyo makita nimo tinaw siya pero na inaglutaw-lutaw. Yes. Limpyo mas siya. Wala na ginapon. Oo. So, tinaw kayo. Tinaw kayo. Yan ay naglutaw nga mga basura. Limpyo ba siya? So, ato lang to kiyon ka mo. Pinayas ato ang mga bisita. Ika mismo din sa dihin. Yes. So, unang-una ito, pagpalaila, no? Kay Queen Rabanin, no? Rina ng Tahanan, di ba? Rina ng DENR. Si Miss Queen Aloyan, ang ito ang focal person for International Coastal Cleanup 2017. Okay, nandiyan ang imuhang partner. Kaya siya sa Ecosystem Management Specialist, di siya, no? Sa DENR 7. Si Mr. Lorenz, Gideon, Esmero. So may butag, no? May anlaw sa tanan na sa ituhan natin ka mga panelists, if I'm not mistaken, mga first-timer, pani sila sa Kapihan, mga batagong pag-iwit mo. Miss Anna, nagkabatagong mga sila na himbawaan. Oo, no? Yes. Oh, kay nato, nato akong mga na-silence sa mga niaging katuligan, hindi mo sa'yo i-refresh po nato. So, pumunta na tag-una ni Sir Gideon or Lorenz Tony. Katungin ko ni mong ecosystem, ito po, marine and coastal and marine ecosystems management program. Kung sa balik ang background siguro ng mga programa sa DNR. So, backgrounder siguro. Yes, sir. Dagang salamat mo, Ms. Rachel, ma'am Alabe. O, may butag sa itong mga suking tigpaminaw o sa itong mga televiewers. So, excited po ka lang ang tawag share. We're very privileged na tayo may opportunity na i-singin sa itong mga kauban na kung saan eh about ang Coastal Marine Ecosystems Management Program. Pagkangalan ng Coastal Marine, sakto tumang mo para sa'yo, bye-bye. Bye-bye o kadagatan. Buot pasabutan ng ecosystem, ikan sa iyang report na oikos, buot pasabot balay. So, balay din eh. So, balay, nakinsa ng balay. Di na sa mga tao, di sa mga organisms, sa mga species nga na oikos. So, matag na po gamay nga background sa Philippine setting nga kabalubata nga ang Pilipinas na appeal sa coral triangle. Kung diin, ang kanyang coral triangle is the center of marine biodiversity. So, taas kayo o kanyang species biodiversity ang Philippines. So, may center of the center. Asang din ang center of the center? Memotana na siya sa Verde Island Passage. So, center of the center ng Verde Island Passage. Gawin mo, taas, sa tunga. sa sentro. Asang sentro ba? Pero, tinood naman na taas kahit ang species biodiversity, but we are also considered as a hotspot. So, tinood na na we are one of the 17 megadiverse countries ni Harvard Tao, 80% sa biodiversity sa kalibutan. Pero,
Next, punta to Brazil, Indonesia, ang mga taas kay diversity ng mga countries, but we are also... Kung ano yung sagot na sa kanilang taas tao ka ng diversity or biodiversity? Oo, oh, atong misay ng biodiversity, well, nagkalain-lain kinabuhi. Kaya alam, simple lang ka, atong masang... Di na sa dagat, kundi sa terrestrial, but for marine, for marine biodiversity, we are considered as center of the center. So, dagat po tagitaw na endemic species. So, kung mo yung pusabot sa endemic, pero lang sila makita. Mm-hmm. So, mawa na yung ilang balay. Mm-hmm. Diba? Mawa na sila yung balay. Mamatay na para na ito, mamatay balay. So, pero, however, we are considered as a hotspot. Pag po sa kung taas kay tao, extinction rate. This is due to anthropogenic effects or tungkol sa mga natural calamities, but more driven on the anthropogenic side. So, tako kayo timpak ang humans na eh. Therefore, gamay nga background lang sa Philippine coastal data, 64 out of the 79 provinces na ay coastal area. So, 822 out of the 1,502 municipalities na ay coastal area. Pangunta na, Cebu, nabatay munisipyo ng ay coastal area. Naaala na, di ba? Buhol siguro, wala na, makarmin sa bayan, wala na sila. So, ingana ata, so 25 out of the 33 out of the 145 major urban city kay nag-depend sa atong kadagatan. Buhol pa sa kundang animal, nataas kayo pressure nga gi-experience ang atong dagat sa mga tao. Good pasabot, almost 70-80% sa mga tao nag-depend sa broad protein, sa food, diha sa kadagatan. Mm-hmm. Therefore, sa akong pang-ingon, the hotspot, we need to address the threats and drivers. Kung may drivers nga naman, anong gibuhat mo sa mga tao? Like for example, para gamit ng mga illegal fishing gear, di ba, para mas taga nilang harvest, nga naman kay tungod sa ilang butong siguro sila, anak. Therefore, na-create niya ang Coastal and Marine Ecosystems Management Program na proud to say, first time sa Department of Environment and Natural Resources ni invest o pinganin dako mamap from the government of the Philippines nga gibutang sa coastal and marine habitat. So, sa una, 1993-94, nag-start na tang Coastal Environment Project, CEP. Pero nakalunch niya siya sa ERDS, sa Research Arm, sa DENR. Wala pa. More on research pa siya. Dili pa kayo siya sa community-based approach to threat conservation. Kaya naman, start na sa CEP, dahil ni CRMP, Coastal Resource Management Program, nag-integrated na ta from ridge to reef until nag-script ta, nag-focus na ta sa corals, and then, nanatakaroon din eh, nag-focus na not only sa atong corals, but sa atong seagrasses, mangroves, coral reef, mudflats, and tidal flats, o katong mga ecosystem na sa coastal, adjacent sa coastal. So sa una, ang DENR, makakuha lang na sila ng special project through grant loan. Alam pa na, SRMP, grant loan niya. Ang government of the Philippines, wala kayata ni kitaan na huwag kayata ni kitaan. Yes, ma'am. Pero karon sa web of Goldua, kitagaan ang pundo sa administrasyon. So sa Region 7 lang, ang matag na figure, for 2017, we have 42 million. That's large enough. So sa una, siguro natin pundo sa coastal and marine natin mga 2 million, 3 million, 1 million. So pila na ka-times ang bihatag na priority. It's because through research po, nakita nila na ang coastal and marine ecosystem mas naku siya bihatag na mga ecosystem services na wala na-appreciate sa una, wala may research. Example, mangrove forest. Sige, tag-invest sa upland doon, i-address na to ang climate change. You know, na, kay mong sequester mo carbon, labi ng mga deterocarbon na to. Pero recently, through research, nibalaan na, ang mangrove forest, mong sequester siya of 200 times more carbon than that of that terrestrial na mga kahoy. So therefore, we need to protect the mangroves instead of reclaiming the area. Nya, magbawi ka o CSR sa atong upland, mananong pagkawin, wala na nakita nga ang mangrove. Mas tao din siya value sa ecosystem services kumpara sa upland. So, mga ingana lang, nag-start na. So, another data lang, nga anong kailangan na ito, protektan ng Pilipinas, because we have 721 species of reef fishes, and then we have 17 species of
seagrasses and 42 species of mangroves. And in fact, for corals, we have 500 plus species and 700 plus species for seaweed. So, delay ka na mamemorize ang figures, but do analyzing the figures lang alone, kadaghan yung kitag resources nga angay protektahan. So, yes. Di ata ang number one objective yun sa coastal and marine ecosystems management program is to address the drivers and threats so that the ecosystem will recover, so that ang iyang services you provide, like for carbon sequestration or kanang food production function mga sa food or uban pa nga coastline protection, ma-enhance. Mm-hmm. Kaya kung maprotektahan yung ecosystem, ma-enhance ang services nga yung i-attack. Yes. So, nakita din ako ang imong ka-excited sir, no, sa pag-hahatag, no? Sa ganapang kanang informasyon nga ko sa ito mga televiewers o sa ito mga listeners. In short, may gala, nakita na ko nga ang katungiyang ingong center of the center of the center, no? Niya, kung niya ay katungiyang ingon, ang Pilipinas, usa sa mga nasod nga adunay daghang mga klase sa mga matutunan nila buhi lamang. Buhi nga mga, ano buhi lamang? Tanan man siguro dito sa kadagatan. So kung di lang tamang hisgot about sa isda, no? Ang tanang organisms nga buhi, kung niya ang katungiyon sa DENR na hotspot po dito sa tupa, sa kadaghan, kung niya tungkol siguro sa kadaghan, may mga na, ito na ning labayan o dinamita, total, 50 pamanindaghan na. So, muna usap niya, matulpan niya, kalihatuwa na kita sa gobyerno, no? Ang kanapong sa kaimportante, tungkol sa inibitaw na itong research, nakita, grant-trono ito sa unang panahon, tumin yun, di ka sa laing mga nasod karon nag-allocate mismo para sa DENR, specifically, aning ecosystem management, no? 42 million for 2017 alone, no? Compared to sa una ko nang nanaalan sa mga 2 million siguro, no? 2 million. Also, it only shows, Ms. Annabelle, kung unsa kadako ang priority ang ihatag karon sa ato ang gobyerno. Mm-hmm. So, ito yung pangutanan na siguro ni Duhan Balingalan ni Lorenz. Kali Region 7, so apili upang ka probinsya, no? Bohol, Siquijor, Cebu, Negros Oriental. So sa provinces, coverage sa... Ay, yung lurang sa imong ang ibati, ha? wala nalabot ang Negros Oriental. Okay. Ilayar sa ito sa una. Ang sakop sa itong program is number one, NIPAS Marine Protected Areas or itong mga area na di-declare under Republic Act 7586 or the National Integrated Protected Area System. Mm-hmm. So number two, it also covers locally managed marine protected areas. So itong mga di-declare through ordinances. And it also covers marine key biodiversity areas declared sa one put sa itong central office and then the municipal waters as well. So for the program components, we have number one, the MPA networking. Number two, biodiverse different enterprise, capacity building, technical assistance. And the newest, social marketing, wherein we use marketing strategies to address the social issues. Like, so, manang mga components. So, for the specific activities, ang 42 million, ang dako ang book niya nasa habitat assessment. So, kaning habitat assessment, this covers survey mapping and assessment. So, technical kini siya na trabaho, we are hiring of kaning mga marine biologists. So, the aim of the activity is to map out the actual extent of the corals and seagrasses that as such, na makaingon ta for the first time
for the example, for the target municipality, like for Cebu, natay target from Marigao to Santander, for the first time, makaingon ta nga, asa malilimutok ang siga sa Argao? Pila ka hektar yan? Naway mga tubagan sa una? Di ba wala? So tungkol sa programa, nakakuha tag baseline. Inya, asa utob ang sigrases? Kung sa kalap na, kay, from there, kabalo ang local government unit kung saan pag-decide sa resources, asa tong bagao kung cover, asa tong abulangay, asa tong taas o fish biomass, asa tong taas o sigas composition, sigas cover. Nga sa base sa atong profiling, makaingunta, for example, bantayan na profiling tayo, uy, ang kaning barangaya, taas gyapon tayo kaning sigas cover. So, pwede ka mo invest dito o kaning nursery for sigatids or kaning mga danggit, di ba? So, in short, ang kaning habitat assessment is to provide the local government units a scientific basis for decision making. So, science-based decision making, ala. So, ikaduwa, napuntay kaning livelihood, pero i-modify na ito ang livelihood in a way na gitawag siya biodiversity-friendly enterprise development. Biodiversity-friendly. Na siya yung requirement nga dapat friendly siya sa biodiversity. Ah, pangunta na. At, sir, mamayo ni o mga fishing gear pupot. Friendly ba na siya? Di ba? At orang gitiwasan na itong ecosystem. Instead nga, mo shift to alternative livelihood para di na mo managa. So, muna itong criteria. Example nga itong gi-awardan sa PDFP. Kaning sa Marikaban, instead nga mangisda sila, nag-propose sila o floating restaurant, floating hippo house. Kaya tungon, ang kaning Marikaban, tapad niya sa ubuob niya. Kapalong tanong nga, ubuob, sikat na ngayon na siya kay tungon atong camp sa wing na salida. Dagang turista ang mga 2-6-bit rayo niya. Instead nga mangisda itong people's organization kay PO Manatanigaw or Diliman to individual, iyang computer niyang kita, renta sa iyang floating restaurant per hour, renta sa padulbot na mato dito. Kunya na kasi yung mga snorkel o mga gamit nga kaning fins para mag-explore dito sa underwater, tanatan ng isda. In 30 minutes, maka-generate ka 350, 400. In which sa fishing, taas kay ka touch per unit effort, like for 8 hours na expose ka sa dagat, yan ikuha lang ka 2 kilos. Tungod kay kahit na sa isda ba, ang ato, maulayan yun ang dagat. So, ato sa Parikabiron, alternative livelihood sa ta, niya, kung malaga nagbalik itong mga isda, regulated na itong fishing, dili na ta itong mga katong ipangbawal na nasa ipapagsin ko sa before na. So, nagkat pa kita activities ma'am, like technical assistance, napuntay, included ni ang ICC sa itong, nani siya sa SEPA, so communication, education, and public awareness. So yun niya, i-explain na sa atong colleague kung sa gina ang kumong tuyo sa atong kaning ICC niya. Nagkapata na, type up survey, ganong social marketing. So mga nga na lang, diha na itong i-boost atong kwarta na po din na sa protection and maintenance, patrolling, installation of marker buoys. Pero ang major din activity na ako ipotuman din sa regional office. Kaming yung assessment, kung kaning livelihood. Huwag na pa na tayo po, capacity building. Ang capacity building, the capacity ang atong mga empleyados DENR. Huwag na po tayo itawag na citizen science. Pagka nga na citizen science, ang citizens, ordinary citizens, mangisda or lawmakers or katong mga sa LGU, hindi mo na sila scientist. Scientist lang, namuhay. Pero, kaya scientist na, mag-a-discalon ka. Pero, dito lang natin sila ba sa mga basic survey methods or kung saan importante ng imong postal profile para mo in return sila ang decision making. Kapalos na, uy, nga na, like, mga tagong example, excited ko lang i-share sa municipality o Malabuyo. Nagkanap ng citizen science to be attendant yun sa atong pinlangang mayor. Ang mayor, itabang niya o dugdog atong katong ibuhat na sa mga oral nursery na fixed modular tray. Yan na nag-explain, pero ang kanin, huwag yun sa pagbuhat. Pero ang purpose ng oral nursery, huwag mag-rehabilitate na sa itong mga coral reef. Ato sa siya ni nurse, ba? Diba? Nursery, katubuhon ng coral reef. Si senior, hindi pa siya, huwag naka-ambo siya, uy,
pwede rin ko nga makarihap ko sa akong mga degree. So, nag-text na sila, sige, text na ako, at wala sa sir, kamusta na mag-advance ko, mag-open water diving, kaya among mga sakop sa local government, mga staff na mo, ang patrilingon sir, para sila na yung manunong dito sila sa dagat. So, dito kayo, lagi so, excited sa sila. excited sa sila. Pero, dili ka ng LGUC nga na ka mo, ako ba lagi yung assistance, normal mag ina. Pero ako ba, welcome sa sila. So, may good siguro yung parehan na tayo magiging ngayon. May participate yun ba? Kanag yung mohans on yung bitaw ang mga local chief executives or mga legislators nga to sa kwan maong area. Okay, ma-empower yun ang community ko. Kita sila, ang mayor na mismo nag-rapport. Oo, di ba? Okay, leader mo ang yung makita. So, kwan kayo, kanang dako kayo ang kakuha, no? Oo. O kanang ang... Kay, murag, ang evolution ng kanyang programa, kayo nung kapatente yung isa na ba itong community based CRMP, no? Coastal Resource Management Program, no? Yeah. Murag, atong sa iyo, explanation, expanded na yun kaayo ang programa nila karon. So, research, no? Research. Na, yes. Nakita nila na, binira kayo nga ngayon na itong buha ko, naapadjoy ka na nga, daghan mo niya. Makita niyo kanin habitat nga assessment nga. I-assess niyo mo kay for investments po at the same time, ito yung niingon, no? Yes. So, ito yung mga nga doon na yung yata yung example, ang floating restaurant. So, kung sa may effect na natupod sa environment, yes. Kaya kasi niya, kung sinino niya, iyan po na lang po, so, dito, dagang sa iyan, kiling hinugasan ng kasisda na dihapon. Oo, sabay na lo, ang isa po sa ka-effort na nabuhat sa gobyerno, mahimulang dihapon siyang dili malang kusun, kaya ang atong mga frontliners na nasa grassroots natin, no? Ang katunjunaan dito sa areas, are also doing damage without their knowledge. Sila na contribute sa damage. Environmental friendly nga ito ang gihing mo floating restaurant. Yes. Pero asa man din mo dilapay, no? Ang inyo ang mga basura di ka diyan. So, atong pamutan ng si Ma'am Karoin. Basura naman na. Basura naman din. Kung sa bandit. Kaya may mga, namay si Ginga, Coastal Clean Up. Kaya sa ako man lapag Coastal Clean Up, kung wala sila ilimpiw, nagkakagawa sa trabaho. Pero itong pangtanong sa si Ma'am Queen Aloyan, ang focal person sa International Coastal Clean Up Day. Ano sa aman eh? Kung ana na ba sa tangagawa, manlimpiw, mag-queen. Thank you, Ma'am Annabelle. Thank you, Ma'am Michelle. So, and to our listeners, to the viewers. So, ICC, or International Coastal Clean Up, not only siya ang world's largest voluntary self na HIMO, globally siya HIMO. So, main purpose is to clean up our coastal areas. So, appeal lang po ng mga waterways like rivers, mga estero na to, kaya yung mga tubig-tubig. So, appeal na lang kaya na itong beach. Oh, hindi na itong beach. So, pwede po ng underwater nga clean up. So, using mga scuba gears, maupod na isa po sa activity during sa International Coastal Clean Up. So, as background ng sa International Coastal Clean Up, na himuli siya or na create niya ng activity dugay na no 1986 pa rin siya first na himo dito sa kanang sa Texas na coastline. So ang nag-initiate yun dan is only ang sa kanang government organization niya na Ocean Conservancy. So pag-start nila mga handful of people ra na nakita ko mga marine debris niya. Then, ang Philippines, ni-join siya mga 1990s na, mga 1993, up to 1998, mara pinakadaghan nga ni-join ang Philippines. Kita mo pinakadaghan nga ni-join at umatay. So, ang Philippines gani mo, gitawag nga clean up capital of the world. Wow! Mga 1998, that's 1998. Kita mo pinakadaghan, diba?
after lang the registration, so isubmit na nato yung habong volunteers. So ang Philippines were pinakadaghan yung volunteers na tumatay. So by year 2003, so sa time ni President Makapagalaruyo, so nagpagawa siya Presidential Proclamation number 470 nga di-declare or di-adapt na itong international meet-up nga, which is every third Saturday of September. So, bilago sa nga date, basta fall yun siya Saturday. So karon nga year, so ato siya i-celebrate September 16. So, kanina rin na Sabado. Karon na nga Sabado. So, 4 days na lang. Hopefully, ma-maintain no sa Philippines nga daghan tao ka ng volunteers. Okay. Kung 1998, since then, wala na ka na-achieve again ang number of volunteers. Kung ano, kita na kung pinakadaghan nga volunteers na recorded no sa kanang ICC. Last year lang ta, medyo wala kayo ta nakadaghan ng volunteers. Tungod na nung advisory kita ang last year on ta, mao'y pinakadaghan yung nato mga volunteers kay ang DENR together with DMP, nitap sila with the LGU. So ang tanang LGU ato, karon ang ICC ng police, din siya mandatory na nitapin mo every third Saturday sa LGU. Pero patong last year, i-encourage yun, or ikuan yun ang province yun niya, tanang LGU is ma-join din siya. And ato na lang din siya itong advisory sa bang threat niya. Ang ICC mong good, doon sa kalatong mga volunteers nga ato is i-gather in one place. So, kung ano siya, issues at todo. So, karong September 16, naanabatay, ubay-ubay na ba ang mga LGUs na, Samantha, have you already gone to the LGUs sa Region 7 na mo, ano sila, mo join? Hindi na ba sila na doon? Okay, kuan, sa DNR, which is maugyod ang spearhead yun sa International Muslim Dinap. So, ang lapu-lapu is always na sila, muta pa sa orderly, always na sila mo-join. Automatic na sila kay, especially ang mga resorts, kay ganahan na sila scuba diving, which is naanin ang manpower. Parang po nga, last year, Galilea, Talisay, mga mauna na ito mga kanang very vital na tutuulon yung mga LGU. Pero nga year, ang atong vehicle is ang Cebu City. So, for this year, ang spearhead is ang among field office, which is ang Central Cebu City. So, sila yung coordinate with Cebu City. Actually, gahapon na sila yung meeting with the Cebu City and the province para sa pag-designate ito sa area. So, for this year, sa Cebu, ang cleanup area is from Barangay Rita down to Talisay na coastline. Diha is RP, diha nga coastline. Yes. Usa, so, sa September 16, Sabado, no? This will start at what time? Mag-start ang kuha is 3 p.m. For this year, kapag na rin hapon. Oo. Kay for the past mga initiatives na mo, kay... Sayo-sayo, no? Oh, early morning yun siya. Pero ang nag-spread mong mood karun, according sa ilaha, mong ninakamak nila during sa meeting ng Cebu City nga, ganahan yun ta mag-clean up, hindi lang for ganahan yun tang photo-ops lang, mag-clean up, ay ganahan yun, picture-picture na ba yun. Oo, so ang ilan yung gusto is makagather yun ta, kung ganang naghan yun yung basura. Oo. Ito nila na hapon mo ng low tide, so... Morning. Ideal na oras. Yes, 3 p.m. Oo, so patungo na sa Cebu City, no? Ano na yan, okay. I'm sure, hindi lang Cebu City. Of course, region-wide man ang kalingatuang activity. So patungo na sa Cebu City, pwede rin ba sila magkatungan ng minaw na ito? Parang nagtanaw na ito, parang nag-interesado. Pwede rin ba sila mo-ato diretso sa SRP o kinahanglan pa ba sila mudool nagto sa sendro para magpasign up? Okay, ang ICC Philippines, which is mo ang coordinator sa ICC, pwede tamo lang sa ilang
ilang site. So, wala pong dalito, register dalito, tapos tagaan mo ang area nga, asa mo ka sa areas. Kung group mo or individual lang, so pwede mo mo register dito or pwede mo mo doon, like, inuli mo mga mo doon directly sa DNR offices, which is kahibalo na may asa ang clean-up area. So, karon po di ay na year or for the for 4 or 5 years na ba nga ka-partner ang DNR with Cebu Service. Kay ina pong sa September nung ulit, no, wala ang Philippine Service. Cebu Service. At Cebu Service one. So, for the past few years, no, na nangaga, coordinate me nga, usapod ni sa ilang marag, ako nga event nila nga, join yun ang kanang national government agency sa Cebu. So, wala part ni sa ilang celebration. Yes. So, katunay sa ilang celebration oh. Ato celebration okay what ni Cebu Service dili ang commission mo inaga sa ulog sa anniversary kundi ato kahit siya sa gobyerno Cebu Service. Need to say ang katong mga government employees can also join no, through the as part of the celebration. So hindi sa dok kay kadang register kanya ng estimated areas. Di kayo magkonsisok na sa usang area. Oo, oh, okay. Magdala na niya dito. Kaya okay. May pinahaloon sa area. Ang pinta sa... Pero siguro Miss Web, Annabelle, ang website, kung sa maling address, ani nga, pwede na ito mga... Panag-on. Oo, kaya lang magka-lock-on na ni mga interesado ng volunteers. Ang iyong website is, hindi kayo po sure, basta hindi mo lang i-type ang ICC Philippines kung gawin mo niya. ICC, so, i-ado na lang siguro ni search no ang ICC Philippines o yung register lang tangan to sa ilang website para may bawalan ta kung unsa ang area ang gidel pwede na to maadto ay para dili mo daghan sa mga sadimo ni Miss Annabelle dito lang niya magtapos sa usa ka area na ubang areas wala din po na kaya yung volunteers. Yeah. Na ako dito sa, ako lang po i-share ma'am, yung website po na ako dito talaga niya, pinanglanan na ito during sa kidnap. Yes. Advisor yung what to do, what should not be done during the activity. Na isa po di ay na nakalaki sa ICC with other cleanups. Kaya we use ka ng ICC data cards, which is we record everything na ito ni collect. So, the main objective yun sa ICC is not merely collecting the marine debris, pero inista na ito para may balaan na ito kung anong sige man nagpadayo na ito o kalabay o makuha na ito ng mga baswasra. Oo, I'm sure kaya mga plastic, kahit kaayon na ito, makita niyo sa Facebook ni Annabelle ba na itong na IC turtle na nag-tampang sa ilang bawa-bawa o na ice strong na nagkadubutawag ang ilong sa ano kay because mo ko niya ang naalan sa dagat na di talito kayo yung panglabay sa mga tao, mga cook na ano although, dinit siya na directly nga gilabay sa dagat. Like for example, sa kadalanan, iniglumpad na pahingin dito. Patong gihapon nga. So, so sa sasak ang giganahan ka rin, kanang hapon na di ay. Oo, di na. Di na ba matag sa'yo. Alas-stress. Alas-stress. So, sa to pa, huwag lang kayo mga gibuhapon sa adlaw mo gusto di mo makapal. O niya, di ka sa dino kay ang pag-parehistro ka na what's that? No, matrace po, no? Or ma-monitor po. Ma-monitor, no? Yes. Kasong na makatao nga ni April, no? Di ha po siguro may basis sa ilang number of volunteers. Accounting niya. So kung matrace mo... For security purposes, no nga? Si Miss Rachel ni April nga to. So simpa ko ubun sa may bawal na to ang kanito. Yeah, di ba? So sa siya na ko na. Ngayon na to dili lagi mo nga aron maapil ta nga ihap ta nga di volunteer ta aron himno niya ang Pilipinas petigo ka ta. Capital or unsa man? Do na positive or negative
alang kuan no kanang nganong inana kadaghan mm-hmm. ang mga tao nganong inana sa kadaghan ang basura na mag-pick up na to. Okay, the useless mong doon ni sana well if we keep doing the coastal cleanup, na tagal na hapon ang basura, we need to say na padayon na hapon ang di maayong habit sa mga tao, no? Kayo, ang gobyerno nag-invest na o dinagko na kwarta ng funds para sa ato ang environmental management, protection, conservation ng mga programs niya. Ang pamatasan ang lifestyle sa mga tao. Ni-multiply ko mga volunteers para nga makakita din sila mismo na first-hand information yun ba? Ngayon na ni talaga na ang basura. So, panabiin na sa sila silang silingan na appeal mo dito kay basi nagka-contribute mong labay dito sa basura siguro. Yeah, di lang po ito magkatunggihin mo ni Queen Gilihan na nga ito lang yung magpa-selfie. Oo. Magpa-picture mo. Wala tayo na namulot. Oo. Di lang po tayo na, no? So, we add to dito kay because we want to contribute. We want to make a kind of significant contribution in the efforts, no, sa ato ang gobyerno and of course the community. Kaya kita lang po kihapon ang isulti kanina ni Lorenz na pila to 70-80% sa population sa Philippines depend on the coastal resources. Dahil kayo na nga ang yun o ganang isda and because we are a coastal biodiversity tanga na ano no, na country. So, importante kaayo sa tanang minaw na ito, ng tanaw karuno, na you join the International Coastal Cleanup Day wherever you are. Kasi gawas mo sa Cebu City. Oo. Paling pwede lang mong tuloy na ito sa inyong local DNR offices para mamatay mo sa mga detalye, o tawag ba mo, or mulag-on mo sa ICC Philippines na website para mabaw mo kung asan yung mga areas. So at least, kanang mo yung sa siya nga, kanang hindi lang ito sa kadagatan. Kami mo niya kung ang probinsya dito sa Bukit. Nung wala yung dagat mo na eh. Pulos lang kanin nga sapa ng mga dagat. Oo, kayo. Pila sila. So kamo nagpaminaw diha karon, hindi lang sa kadagatan. So siguro Miss Rich, ako ihatag ang opportunity, no? Sa itong kaubanan sa media kung doon ay for clarification o uban pa. So, pwede siguro magamit na ito ang microphone ni Har. Ang kanyang microphone sa table, si Ken, is that? Sige. Ah, sige. Palihan ko sa microphone kaya mas mas hindi mo gawas, no? I'm Patricia from Cebu Daily News. You said that record everything na inyong mag-pick-up during your clean-ups. Based lang sa inyong nakuha ng data, nagdadaghan ba ang mga basura na nakuha? Every year. During sa mga data na pag atumugod na i-submit, no? Reminders kaya sa mga volunteers nga. At mag-clean-up naman ang galita, mag-record should ta kay then we submit the data forms ba si ng mga volunteer they can tagaan sa data oh tagaan yes sa pan registration tagaan sila sa data form nga nato ang like mga categories dito like most likely find yung materials so like mga plastic bags mga food wrappers i-check na nimo tapos na itali-tali dito so based sa mga records mga 2012, wala ato question ni mo mga nagkadaghan ba ang basura. Actually, ang kadaghan sa basura depende on the volunteers nga nag-clean up. So, ang daghan o ng volunteers, masigit daghan ko ang basura. Pero ang pinaka-main na ito nga pagkuhan sa data cards is ma-identify na ito unsa nga basura ang daghan. Over the past kuhan sa ICC nga mga website, ato nakita nga for since 2012 to 2015, kasagaran nga makita, nagdabaw yun, no? Nagdabaw yun ka ng mga food wrappers. Kaya top five is food wrappers, okay. Kaya mga plastic bags, kaya mga cigarette butts. Oo, muna, makita yun. Of straws.
bugs and monstrous. So, apil po na siya na pinaka-always nga nag-most number of waste na ito. So, food wrappers, plastic bags, cigarette bags, o straw. Naong may pinakadaghan na basura na nila. Gamay na lang niya ang cigarette bags. Okay, natulog sa nyo. So, nakapauta lang kasi natin makita ang difference. Difference. Hopefully, oo. Okay, di lang makadaot sa lawas. Makadaot po di ay nisa. Ato ang environment na itong nalapay, manahal to, no? Paingon sa ato ang kinakaura po. Ato ang the food that we eat, no? Are also the recipients of this. Kung po'y nagdawat ka ng mga basura. So, food wrapper siguro ka ng mga pasabot ka ng mga gipotos na mga mga chichirya. Oo. Siguro sa barko, sakot siguro na sa Arabel, no? Labay lang. Then labay lang. Oh, ayaw, na ay trash cans. Na ay trash cans. Ito na ito. Ilabay properly ang atong waste. Oh, so, as for the number, no, nga di na ma-determine kay po, depende man ang basura sa pinilaghan nun sa tao. So, dili siya mahimong basis na to for knowing kung nagkadaghan or nagkagamay. Pero ang tingkat at to, ang nga matupad ka to, common ang kasagaran na makuha. Kaya no? Strong is Annabelle. Because I know that there are already restaurants who are implementing the no straw policy. Na kung pili mangayo ang customer straw, dili sila muhatag. Kung mangayo, diha pa sila muhatag. Di na pala sa una nga, automatically hatag sa drinks, no? Naanada yung straw. Kaya this is one way of reducing down the usage of straw. So katungkong na mga consumers, ang mga consumers kita, siguro want to tago na unta, hindi na siguro kung tama nga yung straw. So, doon naman sa tuwing kanang kuwano, kanang policy, nga ipa-implement yun na, kanina sa mga karinderya, na supposedly, kung take out, di na ipasunod sa plastic, o mora ganit ang kuban, hindi na mo, dito na lang yung mukhaon, or ang kuban, padangon o container. O container, sundanan. Sundanan. Ang tao ka na, kung sa ka-religious kaya mga dito lang sa espinahan na sa mo ano kung inigkaon ng palikag pa isunog plastic inapay na kayo hindi ka man hindi ba ka nagpumutong isunog sa bulsa so wala na manupa na nila itong ibang hindi siya direct nilapay sa dada pero sa pagdagan sa mga sakyanan paghangin mapaingon man dito yun ko pa doon mayroon kung itinunggal ibulsa Miss Annabelle mayroon kung ibulsa ang basura mo ang basura na ibulsa mo so I do not know no if ang atuwang mga kabatalunan karoon no yung mga pupils pa ba kung dapat we start them young no na tunduan na mga bata sa bata pa lang para ni guwang na para lagi tayo na ito Miss Annabelle ibaw na no na dili na angay ko ay daghan ng edad oo kay it's a lifestyle no ang the environment friendly nga lifestyle na dapat i-adapt na natin so hinapay follow up question are there movements information dissemination or do na ba may mga programa or kalihukan no or do na ba may organization nga mo join mo pa musabog anang maong information well ma'am every year after that meet-up or after submission sa tanang mga data cards, pagawas na sila o report ng ICC. So dito makita, i-compare nila for the past years kung sa ang difference sa akong mga basura na nakuha compare sa karong year. So after ala, mga 2 months after ma-tallying na tanang mga data, sa Philippines, magawas na sila ang report. So, diha na ito makita na kung sa may buhato na ito, no, kung baon na rin ang mga basura itong nakuha. Sige, so, okay, kaya yan ako sa that. Legit to solid music.
Management, we have also the Environmental Management Bureau, na sila nagpa-tuman sa RA 903 or the Solid Waste Management Act. So, ICC or no ICC, ang atong regulations pertaining to solid waste is in place for the Philippines. Mm-hmm. Kaling ICC is just organized campaign, organized effort lang. Pero every day should be a coastal future campaign. Oo, because... kanang dito siya ko na rin siya o pagpasipaw bitaw sa tanabang yun nga, awog, na clean up day, I mean, so at least... Reminders, no? Kada kayo na ta, kasi na yung wali siya katapusan, sige lang suod. Yes. Sinugdanan, wali katapusan, hindi nga pagpandito. So, ayaw kalitin niya, no? That's on Saturday, 3 o'clock. But before you do that, nakabonsa mo sa ICCMP's website, kung di man pwede mo makapanda sa mga detalye sa iyong local environmental office na sa mga CEMRO o Community Environment and Natural Resources Office na sa kada LGU na po. Pero itong klaro mo na nga, itong 3 p.m. sa kada to? Sa Cebu City. Sa Cebu City lang ha? Sa Cebu City lang po. Kaya tayo nga uras. Iwan nga nag-set sa online schedule. Prefer ba din sila o buntan yun? Hindi po, di. So, wala, sa Cebu City lang to, alas 3 sa hapon. Okay, so, napabantay lang yung pangunta na higan sa ito ang mga kawalan sa nila? Oo. Or, yun yung chow-chow. Dapat tayo oras, Mark, alas sa usa ka pangunta na? Oo. Sige. Si Ming. Oo. Malupay. Oo. Sige. Yan lang yung buhit, pero after na to close mali, kanang formally mo close na sa itong program, dapat sila yung mga pamutala na yung minister or individual sa handel. Oo. So, umay-umay din na ito ang dalihan pag ikaw pamutala na kung taan niya. Buwang rang sa oras. Lorenz Gideon. Oo, kay kanina, programa mo sa gobyerno, sa kadako sa investment, no? So, adunan tayo mga kanang questions to that. If kanyang mga programa, naman ni Shay Kanto, is this like a 5-year program? No? Or is this kanyang continuing ni Shay na? Kasi since naanay daghang di-agi ang evolution ang kanyang coastal management na ito ang program. But is this one naman ni Shay expiration? To summarize, the CMEMP is a 10-year program of government, so from 2017 to 2027. Mm-hmm. And for the logical framework, end product sa atong program. So number one, medyo science-based niya, pero pardon me, 20% of the MPA or PIA networks are under one standard management system. So ang goal na ito, kung itong mga marine protected areas, magingan na ito, may fast sites, local manage, PBAs, other conservation frameworks under one standard management system. This is important because, for example, ang MPA, example lang ako sa MPA network, ang MPA sa Uslo, example lang, hindi lang nga bang disclaimer lang, hindi ko niya, example lang, sa Uslo, niya allow sila o tinganing gear, like, sa adjacent municipality kay hindi dapat siya pwede nag-gear. Although sa IPPF0, civil girl, regulated na nag-gear. Pero what I mean is, kung direct niya ay pwede niya, direct niya pwede, wala ko na-discuss ang interconnectivity of the ecosystem, maybe ecological connectivity from larval dispersal, sink to source, so ang source to sink, so ang source sa larva, paano nilid to niya. Along nag-migrate ang itong mga larvae para manag-po siya, i-harvest na dairy, so nga naman, i-important nga we are under one management standard. So that's the number one. So second is to increase the abundance of scientific company for commercially important species, 5% increase, and then increase in species richness or the composition, managhan ang species balik na makita ang abundance. So, for example, wala na yung mga programo dyan. Yeah. After the program, namalik na lang mga isdaan. And lastly, is to reduce the threats 50% in the world.
reduction of 10%. So it's a 10-year program that's last time we had. And normally, it's a first year of implementation, then it can be so that you can challenge. Okay. So, what are you taking on Moras, no? So, siguro, before ka po, pasalamat this week. Ato asa nila, pagayuan na lang sila, no? Sa ilahang panapos, ilahang closing statement. Inyong palawagan na to sa publiko, labi na nating international coastal cleanup. O, ingon man, kaling dako kayong kakuha nung usa sa kanapang inga gikinahanglan katong upat karon nga gihisgotan ni Sir Bidul nga unta makapot ang aning minimum programa. So naman ako si Ma'am Queen. Okay, palawagan lang sa tanang mga tao nung mananinaw or sa televiewers na to encourage na ko sila sa DNR to join no the international coastal cleanup. So kung asa mo nga lugar karon barang sa barangay ninyo, pwede rin shoot ka yung mabili na mong mga yung mariba mo sa SRP to join. Pwede kung asa mo pinaka-nearest sa inyong coastal or yung mga waterways, pwede rin mo mag-join. So just make sure na mulakin rin mo sa ICC Philippines para ma-account ko lang itong efforts. So, mao lang to. And thank you very much. Sige, dagang salamat. Sir Gamer Queen, aling dati Sir Lorenz, Gideon, Esmero. So, sa para sa katapusan hearing na ro na let us all be reminded atong timatan nga ang kadagatan wala na nangilangan na to ng mga tao pero kita mga tao nangilangan dita sa dagat sa iyong mga services ni Giyatag sa pagkaon, sa shelter na i-provide o katong mga coastal protection, cargo sequestration, biodiversity functions na wala na to na na-appreciate kaya dili mo na to na mabutang at balon. Tawag siya, economic foundation o para mag-visit sa town. So, simana na ito ha. Let us continue to conserve, preserve, and protect our remaining coastal marine ecosystems. So, wala ito if manawagan ko sa mga private and non-government organizations, if you have initiatives that in a way we can, you can talk to the organization so that we can also help in the logistical and technical aspects. Like for example, atong sa nainidol lang sa Lapu-Lapu, mga basis, katong mga underwater na mga monuments for ecotourism, that's for alternative livelihood. So, mangana, any idea, welcome mo. Ato lang mo sa office through the Conservation and Development Division na ako niya sa Coastal Resource Water Management Section na akong i-manage. So, pangitaan lang po si Ms. Queen or pwede mo sa office of the General Director, si Ma'am Emma or ni Salida. So, marag to. Sige, thank you. Thank you, Sir Lawrence. And of course, thank you sa ito, sa DNR, sa Department of Natural Resources, of Department of Environment and Natural Resources for hosting ito Kapihan, no? For this week. And oh, ginawa sa tanan na nanginaw. Kung nagtanaw na ito, no? You were able to learn a lot of information. Karamat lawa, kahit tungod na taking care of our environment means taking care of our own selves. And our own family and ato mga loved ones. So, of course, salamat po sa Sky Cable. We are delayed telecast every Thursday, alas 3 hanggang alas 4 sa hapon over Channel 53. Okay, so daghan kay salamat sa itong mga suking tigpaminaw, no? Inawag ka po kung mga pagtulon na punta. Ang kini mga batanon, pwede na kalindot ka ron nga, ang kanang manguna sa mga programa, mga batanon, nga unta, ang hilahapong kadasig po magpadayon o ang atong pagsuporta sa mga programa sa gobyerno alang sa kinapag-ang katawan magpadayon unta. Ang hinauta nga sa September 16, mo voluntaryo ta, mo tabang ta sa pagpaglimpyo sa ato ang mga kadagatan, sa ato mga kasapaan, mga estero, o uban pa mga kanal na daghan kayong nagbarang na mga basura. So, sa nga ni Ms. Rachel Misha, ang ato ang manager sa Philippine Information Agency Cebu Info Center. O kinisap si Annabella Rosa sa DYMR Radyo Pilipinas. Nagdang salamat. Umayong adlaw ka ng kumpanya. The ASEAN community is highly integrated, competitive, and innovative.
The ASEAN aims to develop a regional economy that supports sustained high economic growth by increasing trade, investment, and job generation. The ability to respond to global trends and international standards enable the region to advance a single market agenda through a more seamless movement of investment, skilled labor, and deeper integration in trade and services. It is a community that promotes productive growth with enhanced micro, small, and medium enterprises that will make the region more competitive and dynamic. The ASEAN community shall have a more enhanced role and voice in addressing international economic issues in the global arena.